Nagbabalik ang Express Balita. Komprehensibo at holistic na pagtugon, yan ang nilalayan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nararanasang bigat ng trapiko ngayon sa bansa. Ayon ito kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ngayong Huwebes sa isang press briefing. Matapos ang kanilang mahabang diskusyon tungkol sa naganap na 16th Cabinet Meeting kagabi, tinanong umano ng Pangulo ang bawat miyembro ng kanyang gabinete tungkol sa mga solusyon na maaaring ipatupad upang tuldukan na ang araw-araw na hirap na nararanasan ng mga commuter. Ang nabuo umano nilang solusyon para sa isyu ng trapiko sa bansa ay isang concerted effort o pagtutulungan ng mga may kinalamang ahensya tungkol dito. Sa kasalukuyan, ginagawa na ang North-South Commuter Railway at Subic-Clark Railway sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ibang balita, mas pinagtitibay pa umano ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang depensa laban sa cyber attacks. Ayon ito kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ngayong Huwebes. Ilan sa kanilang isinagawa ngayon ay ang pag-upgrade o pagpapaganda pa ng kanilang cyber infrastructure, cyber security tools at software. Kumuha rin umano ang AFP ng mga propesyonal sa larangan ng information technology at software development para makiisa sa kanilang hanay o maging reservist mga mahalagang tao na maaaring makatulong sa inisyatibong ito. Napaka-importante umano para sa ahensya na magawa ang pagpapaigting ng depensa nito sa cyber threats, maaalalong noong nakaraang mga buwan, sunod-sunod ang pag-atake ng mga hindi pa nakikilalang individual sa iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno tulad na lamang ng nangyari sa PCG. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan ang iba pang malalaking balita mamayang alas 5 ng hapon sa Tutok 13. Muli, ako po si Gabby Natividad ng IBC News. Magandang hapon!